po ba ang power ng appropriation? Naman? Ang power of appropriation, it means it is the power to release public funds from the public treasury. Ibig sabihin, hindi pwedeng lalabas yung kwarta ng bayan kung walang appropriation. Mm. Hindi pwedeng lalabas ang kwarta ng bayan kung walang batas authorizing the release of the public funds. Kasi public funds yan, kwarta yan ng taong bayan. So hindi pwede yan na dahil gusto lang ng isang politiko ilabas ang kwarta na yan. Hindi pwedeng ganun. Kailangan the public funds should only be released through an appropriation law. Ibig sabihin, an appropriation, it is a law authorizing release of public funds from the public treasury. Mm. Yun ang ibig sabihin ng appropriation. Nako, public funds. Siyempre, may mga limitasyon yan. Kuya Mark, ano ba mga limitasyon ng appropriation sa Kongreso? Ang appropriation sa Kongreso, pag ilabas yung tinatawag na public funds through an appropriation, number one, ito yung mga limitasyon. Number one, it should be for public purpose. Hindi pwedeng maglabas ka ng kwarta sa taong bayan para ipatayo ng bahay ni congressman, para i-repair ng ilong ng isang congressman. Or, for example, pupunta doon sa ibang bansa. Hindi pwede ganun. Mm. Kasi public funds should only be used for public purpose. So, ibig sabihin, hindi pwede gagamitin ang public funds for personal consumption ng mga politiko. But it should be for public purpose. That's why, right natin mga Pilipino na magtanong, saan galing yan? Saano, anong gagamitin natin sa kwarta na yan? Saan papunta yan? So, right natin yan because public office is public trust. Ibig sabihin, kailangan ang appropriation should be for public purpose. And second, an appropriation law, the sum to be released, yung kwarta na ipalabas, dapat determinate or at least determinable. Ibig sabihin, ang batas na kalagay doon kung anong purpose, for example, 5 million, 1 billion, 100 million, 2 billion, kailangan naka-indicate ano yung mga purpose doon. Mm. Hindi pwede na, hala, 2 billion, ibigay natin ni congressman, hala ka na dyan, ano gagawin mo? Yes. Hindi pwede ganun. Kasi public funds, yung appropriation of public funds should be for public purpose and the amount to be released must be determinate or at least determinable. Yun ang sabi ng batas. Naka-line item siya, Kuya Mark. Oh, naka-line item. Hindi pwede na basta-basta, okay, congressman, gawin mo yan. Hindi pwede ganun. Huh? Yes, put it into paper. Ano po ba mga klase naman ng mga appropriation laws? Ang appropriation law, Lala, dalawa yan. Okay, I think you should know this, lalo na yung mga law student. Ano yung dalawang klase na appropriation law? May tinatawag na yung general appropriation law. Yung mga general appropriation act, dito yung nagpa-astang powerful yung mga congressman. Pinagsisigawan yung mga cabinet members kasi budgeting. Kasi ang budgeting, dito yung gagawa silang batas about sa budget sa next year or for the current year. Ito yung tinatawag na general appropriation law. Ang general appropriation law, it is a law. Batas ito na pinasa ng Congress that refers to the financial operation ng government for one fiscal year. For example, 2024, nagpasa ang mga congressman at sa mga senador ng batas that will use for the public purpose for the operation ng ating gobyerno for 2024. So may budget yan. So yun ang gagawin ng mga congressman at mga senador. But sabi ng batas, the original budget must come from the House of Representatives. That's why ang ginagawa ng mga congressman, pinatawag yung mga cabinet members, magtatanong ano yung operation ng kanilang opisina, ano yung dapat gawin. Minsan, ginagamit pa nila yan pambubuli ng mga kabinete. Sige, kung ganun ka, you have a zero budget. Mm. Di ba ganun? Zero budget. Maraming nangyari yun. Oh, zero budget. Ahensya ng gobyerno. Well, actually, power kasi yan ng mga congressman. Ginagamit ng mga congressman yan sa mga cabinet members kasi ang mga congressman, lalo na siya appropriation committee, very powerful yan, they have the power to pass a... Sila kasi mag-propose sa committee level about sa budget, the financial operation ng ating gobyerno for one fiscal year. Yun ang tinatawag na General Appropriation Act. Paano yan? Power of the purse. So, may pangalawa pa yung tinatawag na Special Appropriation Act. Mm. Ang Special Appropriation Act, ito yung mga
batas na gagawin, ipasa ng mga congressman, ipasa nila or mga senador for a specific purpose. Mm-mm. So, hindi kasama yan sa General Appropriation Act, but may certain mga budget or may certain excess funds, yun ang gagamitin nila for a specific purpose. Mm. So, hindi yan sa entire government operation, but for a specific purpose, gagawa ng batas ang mga congressman at mga senador. Ang tawag doon, Special Appropriation Law.